Kamusta na kayo mga idol? Sa video na ito, tatalakayin natin ang sekreto ni Silva Soldic at Ging Freaks. At ngayon mga idol, simulan na natin. Ang pamilyang Soldic ay masasabi natin na isa sa mga misteryosong pamilya sa serye ng Hunter x Hunter. Sa katunayan mga idol, meron pa rin mga miyembro ng kanilang pamilya na hindi pa rin natin alam ang tunay nilang abilidad o kakayahan. Kung hindi nyo pa alam mga idol, ang nanay nila Killua na si Kikyo ay nagmula sa Meteor City. Alam naman natin mga idol na ang bawat tao na nagmula sa lugar na iyon ay walang opisyal na record o tala. Kung kaya wala pa masyadong impormasyon na inilalabas o pinapakita patungkol sa mga taong nagmula sa nasabing lugar. Ang bawat miyembro ng pamilyang Soldic mga idol ay masasabi natin na mailap o hindi nakikipag-ugnayan sa mga taong hindi bahagi ng kanilang pamilya. Maliban na lamang sa mga butler na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Dahil ang mga ito ay tapat sa kanila at handang ibuwis ang kanilang mga buhay para sa kaligtasan ng bawat miyembro ng pamilyang Soldic. Isang halimbawa nito mga idol ay si Goto. Alam naman natin mga idol na nilabanan nito si Hisuka para makatakas o makaalis si Killua at Aluka. At dahil din sa pangyayari na iyon mga idol, nagresulta ito sa kamatayan ni Goto. Patunay lang mga idol na handa nilang ibuwis o isakripisyo ang kanilang mga buhay para sa nasabing pamilya. Si Silva Soldic mga idol ang tumatayong pinuno ng pamilyang Soldic. Siya rin ang ama ng isa sa pangunahing karakter ng Hunter x Hunter na si Killua Soldic. Si Silva Soldic din mga idol ay isang napakahusay na assassin. Na kahit sinong ipaligpit sa kanya ay kanyang gagawin basta sapat ang bayad sa kanya. Si Silva mga idol ay masasabi natin na isang mahinahon na tao. Madalas din itong hindi nagpapakita ng emosyon o kanyang mga nararamdaman sa mga bagay-bagay. Ang karakter na ito mga idol ay hindi masyadong nagtitiwala sa mga taong hindi niya lubusang kilala. Na masasabi natin na kabaliktaran naman ng isa pa nating karakter na tatalakayin, walang iba kung hindi ang ama ng ating bida na si Ging Freaks. Ang karakter na ito mga idol ay madalas nakikipag-ugnayan sa ibang mga tao. Wala rin itong pakialam sa estado ng buhay ng kanyang kakaibiganin. Ayon pa kay Ging Freaks, karamihan sa kanyang mga kaibigan ay mga normal na tao lamang. At ito ay kanyang nakilala habang siya ay kumakalap ng impormasyon sa mga lugar na nais niyang madiskobre o mapuntahan. Ayon din sa kanya, hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin ang mga ito sa kanya kahit wala silang bayad na natatanggap. Patunay lang mga idol na ang karakter na ito ay marunong makisama sa ibang tao. At dahil na rin sa kanyang mga kaibigan, naging matagumpay si Ging Freaks at nakilala bilang isang mahusay at matagumpay na hunter sa buong mundo. At dahil na rin sa kanyang tagumpay na nakuha o nakamit, naging double star hunter si Ging Freaks. Ngunit sa kanyang lakas, yaman at kapangyarihan, siya ay maaring maitapat sa mga pinakamahuhusay na triple star hunter. Pero ano nga ba ang sekreto ni Silva Soldic at Ging Freaks? Para sa akin mga idol, si Silva at Ging ay matalik na magkaibigan. Kung babalikan natin mga idol ang episode 24 ng Hunter x Hunter 2011. Na kung saan nakipagkwentuhan si Silva sa anak niyang si Killua sa kung ano ba ang naranasan nito sa Hunter exam at kung sino-sino ang kanyang mga nakilala o naging kaibigan sa panahon na iyon. At sa kanilang pagkikwentuhan, nabanggit ni Killua ang pangalan ni Gon sa kanyang ama. Sinabi naman ni Silva mga idol na nakakatuwa naman ang iyong kaibigan, kasabay din nito ang pagtawa ng mag-ama habang nagkikwentuhan. Para sa akin mga idol, alam ni Silva na anak ni Ging Freaks si Gon. Marahil mga idol, nabanggit ito ni Ging kay Silva nung panahon na nagkita sila. Kung kaya nung nalaman ni Silva na ang kaibigan pala na tinutukoy ni Killua na nakilala niya sa Hunter exam ay ang anak ni Ging Freaks, naging kampante ito at hinayaan na nito na umalis ang kanyang anak sa kanilang bahay. Alam naman natin mga idol na istrikto si Silva pagdating sa kanyang mga anak. Mahigpit din ito at hindi agad pumapayag sa mga bagay na alam niyang walang kabuluhan. Kaya naniniwala ako mga idol na merong magandang dahilan si Silva sa kung bakit ito pumayag sa pag-alis ni Killua sa kanilang tahanan. Pero paano nga ba nagkakilala si Silva at Ging Freaks? Para sa akin mga idol, maaring nagkakilala ang dalawang karakter na ito sa pamamagitan ng pag-target ni Silva kay Ging. Maaring inupahan si Silva para patayin si Ging Freaks. Alam naman natin mga idol na hindi biro ang yaman na tinataglay ng karakter na ito. At hindi rin basta-basta ang mga nakamit nito bilang isang hunter. Bukod din sa pagiging isang ruins hunter, madalas din itong tumutulong para dumakip ng mga kriminal.
kung kaya maraming nagagalit at naiinggit sa karakter na ito. At dahil doon maraming gustong magpapatay kay Ging Freaks at ang inupahan para gawin ang trabaho na iyon ay walang iba kung hindi si Silva Soldi. Ngunit hindi nagtagumpay si Silva sa kanyang misyon, sapagkat nalaman niya ang tunay na lakas ni Ging Freaks. Nalaman niya rin na hindi niya kayang patayin si Ging sapagkat hindi biro ang lakas at abilidad na tinataglay nito sa pakikipaglaban. At dahil din sa pangyayari na iyon, nirespeto ni Silva ang lakas na tinataglay nito. Kung kaya tinuring niya si Ging bilang isang karibal at matalik na kaibigan. Para sa akin mga idol, sa ganyang paraan na buo ang pagkakaibigan ni Silva at Ging Freaks. Pero sino nga ba ang mas malakas sa dalawang karakter na ito? Kung physical na lakas ng pangangatawan, para sa akin mga idol, mas nakalalamang si Silva Soldi. Alam naman natin mga idol na hindi basta-basta ang mga pagsasanay na ginagawa sa pamilyang Soldi. Dahil ang pagsasanay na kanilang ginagawa ay talaga namang sobrang hirap at delikado. Tulad na lamang na kailangan hindi umeepekto sa iyo ang mga malalakas na lason, ganun din ang mga malalakas na kuryente. Kaya kung physical na lakas ng pangangatawan ang pag-uusapan, para sa akin mas nakalalamang si Silva. Pero kung abilidad sa nen ang pag-uusapan, para sa akin mga idol, mas malakas si Ging Freaks. Dahil hindi biro ang lakas at abilidad na tinataglay nito. Kung hindi nyo pa alam mga idol, nagawa ni Ging Freaks na kopyahin ang abilidad ni Liorio na Remote Punch. At hindi lang basta pagkopya ang kanyang ginawa, dahil nagamit niya pa ito ng mas advanced at mas malakas. Kaya para sa akin mga idol, kung usapang nen ability lamang, di hamak na mas malakas si Ging Freaks kaysa kay Silva. Pero mga idol, ang kanyang nen type ay hindi patukoy o malinaw. Ngunit karamihan sa mga fans o taga-subaybay ng Hunter x Hunter, si Ging Freaks daw ay isang specialist o dalubhasa ng 100% sa lahat ng uri ng nen. Pero sa bagong nen chart na inilabas kamakailan, makikita doon na nakabukod si Ging Freaks sa ibang mga karakter na sinabi ang nen type. Patunay lang na hanggang ngayon hindi pa talaga sinasabi o pinapaalam ang tunay na nen type ni Ging Freaks. Pero kayo mga idol, meron ba kayong teorya o opinyon sa tunay na sekreto ni Silva at Ging Freaks? Maaari niyong sabihin yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol at God bless sa inyo.